Ayan, good morning. Nagluluto ako ng ulam namin ngayon. Kinamatisang manok na may repolyo. Kasi may repolyo pa ako sa ref. Sayang naman, gamitin natin. Ito yung ingredients ko. Limang kamatis, sibuyas, bawang, repolyo at yung chicken. Nakababad kasi yung freezer. Iano ko na. Prepare ko muna to. Tapos magluto na tayo. Ito na tayo, kabayan. Asa na yung oil natin? Ay. Igisa lang natin. Buti na lang hindi na maingay yung aso sa baba. Kaninang ingay-ingay. Sibuyas. Ang ingay-ingay kanina. At bawang. Siyempre, hindi mawawala ang bawang. Lagay na natin yung kamatis. Bango? Ilagay ko na rin yung ating chicken. Yung chicken ko, ano lang siya, 6 na piraso lang siya, kasi may maliit. Kasi yung isang buong chicken, kabayan, hinahati ko siya sa 3 putahe para at least makatipid naman tayo, di ba? Ang mahal pa naman ngayon, di ba, nang bilihin. Kaya yan, 6 na piraso lang, okay lang yan, kung 2 lang naman kami. Gisa lang natin ito, tapos lagyan natin ng tubig, pakuluan para lumambot ang ating chicken. Napakasimpleng ulam, pero masarap to, kinamatisan. Kung mahilig kayo sa kamatis, masarap to. Maasim-asim na manamis-namis. Yan, lagyan natin ng patis. Pantahin nyo na lang kung gaano karami. Patis at tubig. Depende na sa'yo kung gaano karaming tubig, kung gusto nyo masabaw o hindi. Damihan ko ng tubig para kasi lalagyan natin ang gulay yan. Pakuluan natin yan hanggang sa madurog yung kamatis at lumambot yung manok. Nilagyan ko pala siya ng 3 sili para medyo maanghang. Ayan, kumukulo na siya. Hayaan lang natin siya na kumulo. Dapat pala sa kaserola ko nilagay para may takip, diba? Ang tongek ko talaga. Ayan, kulong-kulo na siya. Tikman nga natin. Masang kamatis. Lagyan natin ng kunting sugar. Dinagdagan ko pala siya ng patis at paminta. Kasi matabang siya, kaya dagdagan natin. Lagyan natin ng sugar, kunting lang, kasi maasim-asim siya. Ayan. Ilang minutes pa, ilagay na natin yung ating repolyo. Lagay na natin yung ating repolyo kasi baka matuyo naman siya. Gusto ko kasi yung medyo may sabaw-sabaw siya para may pansabaw tayo sa kanin. Sabagay yung repolyo kasi madbilis lang naman lutuin, di ba? Para meron tayong gulay. Ayan. Okay na yung timpla niya, yung gulay na lang ang lulutuin natin. O ayan, di ba? Ang bilis lang ng repolyo. Ang sarap ng lasa niya, maanghang ng konti. Masarap yung medyo may anghang para masarap ang kain. O da, ang dami ng gulay. Pero masarap siya kasi manamis-namis na maasim-asim yung kamatis. Lasang tomato. Kaya nga, di ba, kinamatisan. Ayan, simmer natin ng 1 minuto pa and okay na. Ayan, ito na po ang niluto kong kinamatisang manok with repolyo. Mukhang mapaparami na naman tayo nito ng kain ng rice. Salamat po sa panonood. Sana po may manood pa nito. Salamat po. Ganyan lang po ako magluto. Napakasimple. Wala nang cheche-boreche. Ganyan lang talaga. Maraming salamat po. Diyos maray na aga po sa Indogabos.